Hello mga kabayan, good afternoon sa inyong lahat. Ang aking vlog for today is about, kita niyan, dito sa ligar mainit. Yan, damit ko. Make your dreams real. It means, gawin mo ang iyong pangarap na totoo. Diba? Correct me if I'm wrong. So I will go to our mess hall to eat my lunch. It is 12:30 in the afternoon and I'm so hungry because I ate this morning less. I'm on a diet, so I want to eat now more. It's a part of my healthy living. So you're watching my vlog here in Giyati Road, Abu Dhabi City, United Arab Emirates. I'm spoken dollars. Type ko lang mag-English pa kabayan. Magugas pala pa akong kamay. Dahil kung ano-ano ang ginagawa ko kanina eh. Naglalaro ako ng Rubik's Cubes. You know, at my age, so, at the age of, I think, 58, I learned how to play Rubik's Cubes. By the help of Neil Labanan and Glenn, one of my colleagues that are usually playing that games or usually playing that Rubik's Cubes. We are very good playing the cubes. So, tinuturuan niya ako, tinuturuan nila ako. At natuto naman ako, kailin ko na ito eh, yan ang paborito kong laro. Dati dama, chess, basketball. Malaro ko stick, martial art. So doon ako sa basketball talaga. Taas kami ang mapapaway magpipinsan. Nanggugulpi kami ng mga kalaro na yun. Lalo pong natalo kami. Walang niya. Halilita ka ba namin? Talo kami. Iba namin kami magpipinsan. Nasaan yung malakas ang loob eh. Hindi naman ako troublemakers. Kaya lang dahil lalaki namin ito, natalo kasi maliliit. Kaliliit, nilulusot lang kami. Doon ko natutunan ng sports. Matalo manalo, kailangan ni sports ka. Tanggapin mo ang talo mo kasi wala namang manalo kapag pag walang matatalo eh. So, kailangan. At nalalo na naman martial art ko sa Manila. Yun. Ano talaga pinipong talo ka? Ano ko nagtataramit, di ko talaga pa ako talo. Ilaban ko sila ba si tumalo sa akin? Doon ko na talagang yung, ano ba? Respect your opponent. As you respect your parents. Okay, guess yun. So nandito ako sa ugas ha, para maghugas. Nagpipinto pa mga, nagpipintuhan nito mga ito. Yun ang aking mga sports. Tapos nung marami kong kamag-anak sa amin nung galing sa arnes, hindi ako nagpapaturo. Kasi wala akong, dati hindi ako bumilip sa laro ng arnes eh. Ang hinangaan ko talaga yung tsako. Kasi yung una ko natutunan eh. Bago ako nagkakarate, tsako talaga. Dalawa pa. Nakakagalang sa ating liig yung dalawang tsako. Batang bata pa ako, 14 years old. Hindi ko tapos ang barangay, yabang ko eh. Hanggang sa yung aking mga pinsan, tinawagan ko ng mga basic, na basic lang. Paano papaikot, pagsalo, yung catching na tinatawag, pagpalo, sama ko rin paluin. Abay, napagtripan ng aming barangay captain sa Libasay, kamag-anak namin. Pinapaturuan sa amin ng buong barangay brigade. Barangay brigade pa manong araw, hindi barangay tanod. Yun. Bawat ikot nila sa aming barangay, mayroon silang tsako. Pero ang lalaki ng tsako nila, talagang ang laki ng braso, ang lalaki ng ang katwirin nila para pagtumama ay isa lang. Sabi ko hindi naman dapat dyan gulpihin nyo yung nanakuhuli nyo o kaya matigas ang ulo eh. Bigyan nyo lang ng leksyon. Doon ko na ano na hindi plus sports ang nansako kasi hindi mo makontrol eh. Pag pinalo mo kung saan mo gustong katawin tao eh talagang tuloy, hindi ka tuloy sa arnes. Pag pinalo mo po hindi mo kontrolin. Either one or two inches. So sa tsako, hindi. Pag binataw mo yun, talagang tuloy. So hindi maganda sa tanod yun.
dapat talaga stick. Nung mag martial art ako sa Manila, tuturo na ako. Kilala ko yung kumpare ko nga, yung ninong ni Lloyd. Hindi malimutan si Andrew Gonzalez, Undaya. Pero bago doon, natuto pa ako ng Ernest Dimano, ika nga. Yung five strike Ernest Dimano. Nauna ko ng ninong din ni Lloyd. Yung sparring partner ko na si Efren Realina, nasa Rongga po na ngayon. So, yung art na yon, nung maglaro ako ng national tournament sa Mindanao State University ng Iligan City, pa kami kilala ng ninong ni Lloyd, si Andrew Mundayo. Nag-arrange-arrange ako doon, mga kasama ko. Pare, palaw ka, salaking ko. Tignan lang pala ako nung mama na yon. Tapos siguro para nasa ato sa aking galaw. Kasi may halong yabang din ako. Para ko nagkahamon ba sa aking galaw. Pare, halo ka. Yung tinatawag na ano, salak sa bayganti. Yan ang turo dun. Tagalog version ang turo dun. Sabi sa akin, tumayo din. Nasura TS. Tumayo sa. Pare, pwede nga mag-try ako. Tapos sige, try ka. Palo ka nga pare. Ako pumalo. Dapat ako pumalo. Hindi mo palo sa akin. Hindi, baka di mo masalak eh. Nga palo ka. Papakinu ko na masalak. So, walo ako. Doon ako nakakita ng mga aninipot. Alam mo yung aninipot mga kabayan? Yung lumilipat sa gabi na maliliit. Hinahanginan yun dito ko. Tuhod. Binti. Hindi ako nakagalaw na mga ilang minuto. Doon ko na realize na meron pa pala mas magaling sa akin. So, pero kasi tormain dyan. Di, lagi na tanim sa isip ko, galing nung ano na yung mama na yun ah. 4th degree siya ako, 2nd degree pa noon, lumaro ako ng national tournament sa Mindanao State University, di ko kalimutan, Iligan City. Kaya alam ko yung biyahe noon, Cagayan de Oro, papuntang Iligan City. Ano pa noon eh, metro bus, yung sinasakyan nung araw. Yung sinasalabong mo si Master doon sa Cagayan de Oro City, airport. So, kaya may picture ito, makakanoon ako. Sa Cagayan de Oro Airport. Payat pa ako nun eh. Kasi player ko ng NCR. So, pito lang kami nanalo nun. Sa player ng NCR, marami kami ano, mga delegates. Isang linggo kami dun eh. Sarap. Ang dami magagandang babae. Di pa sindi lang si Lloyd nun. So, nangyari. Yung nga, pagkatapos ng tournament, umuwi kami. Sige pare, pwedeng makuha yung address mo. Pagpaturo ko sa yung ano, yung Ernest style mo, ganda. Gusto ko matutunan yan. Sabi niya, kung interesado ka, puntahan mo ako. Sa Makanibang Street, Baliwag, Bulacan. Kung saan? Hanapin mo. Kung interesado ka, sabi sa akin. Hindi, inano ko lang, inuha ko lang yung address na. Yan lang ako. Tapos si, umbulag namin Manila, iwahiwala na kami. Kasi taga Bulacan siya eh. Yun ah, mga ilang buwan din. December ako pumunta sa kanila. Pumunta ako. Dami siyang tinaturuan. Mga barangay tanod. Mga security guard, gano'n. Doon sa mismong ground nila. Tapos sabi, pare, hintay ka lang dyan. Pag special pitching kita mamaya, mananghalian muna tayo. Kasi tanghali nang dumating ako doon eh. Galay kong paranyake. Yun nga. Ito ko, may ganyan nga naman. Buhay-buhay. Doon ako, nag-upisa magpaturo sa kanya. So, kasi di siya tumatanggap ng bayad eh, sa akin eh. Kaya huwag man akong bayaran pare. Sali, salaman tayong, ano, salang madera sa siyo namin, si member din siya ng World Chikaran. Iba lang Ernest niya. Lapunti Ernest na Banigo ang kanyang Ernest. Kaya ako Ernest ni Mano, Ducey Paris, may basic ng Ducey Paris. Tapos, inibita ko siya sa bahay kasi nga, nung may silang na si Lloyd, ginawaksong ninong. So yun nga, yun ang kwento na paano ako natuto ng Ernest at paano ako nagka-interest ng Ernest. So Ernest is the Filipino martial art. Tangkilitin natin ito dahil nawawala na yung art na yun sa atin. Pero dito sa abroad, sikat yun. So lagi ko sinasama yun kung nagtuturo pa ako. Nang aking mga leksyon, lahat ng mga natututan ko. Mura sa Chaco, Ernest Dimano, Basic na Ducey Paris, yung Lapunti Ernest de Abanico. Tinatayap ko doon sa aking pagtuturo ng sikaran. So, nag-iwala naman kami mga kakumpare kami. Nag-iba-iba kami ng mga turo, mga estilo. Sumapi yung iba sa taekwondo.
Yung iba, sumapi sa nagdalawang parte na kasi nga ng sikaran. Global sikaran. Nirespeto ko ang kanilang desisyon. Ako nanatili talaga sa World Sigaran. Hindi ako lumipat kung anumang asosasyon. So marami nag-alok sa akin na ako'y mag-taekwondo nung sa Saudi pa ako. Kaya sumali sa Aikido. Sabi ko, pwede ko yung adapt yung art nyo. Pero hindi ako mag-iba kasi loyal ako. Meron akong loyalty sa World Sigaran. So doon ang aking loyalty. Kaya didikit ko ang tuturo doon. Dahil yun ang aking pangako eh. I have a dedicated service. I have a loyalty and dedicated service. Wow! Loyalty. So yun nga. Maghugas man ako ng kamay kasi kakain ako. Pagkapasaljuan ako. Habang nagkukwento naghugas. So tapos ako naghugas ng kamay. 20 seconds ang required paghugas ng kamay. Or maghugas ka rin ng disinfectant. Mayroon yan sa loob eh. So off ko man. Ito putok na oh. Nakakaya naman sangha yan. Namak siya ito. Pwede ang sangha dito. Diyan sa kabila. Sa mga kasama nila namin. Ay mga lahat. Yan ang kaya namin. Ano tawag ito? Ano tawag ito? Gini sa manok. Sabaw. White. Wow! Warm water as the doctor required direct before eating. Ano balita daw? Ano potok? Ha? Off camera tayo dahil kakain tayo. A few moments later. Hiyo, Mr. Stanley. How are you? How are you? Very good? Very good. Very good, ha? Finish eating, ha? Kalas, ha? Or siya yung Muhammad Bari, ha? Yeah, this is like valid, pare. Very respectable man. Woo! Okay. Okay. Have sleep now. So I go back to my room. Init na mga kabayan. Kababalik na ako sa aking kwarto. Ayun ang aking mga samahan, natapos ng kumain. Grabe kainit. Pasamir na talaga. Pero dapat uulan pa to eh. Tapos mag sunstorm. Yan ang dito eh. Bago-bago ang klima. Kaya puso dito at sipon at ubo. So pinakita kami pagkain namin sa Nicole dahil magpapatuloy kami. Wala mo lang black sauce na ito mga kabayan. Mag-black skin. Pero mag-black sauce na ito. Yun, kalit ka rin. Ganun niya sa naman sa musunod. Bye-bye! Cut!